Isang maganda at mapagpalayang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning world, good morning universe. Welcome po sa ikalawang episode ng Salamat Doc. Si Alvin El Chico po. Salamat Doc. Thank you Doc. Oo, thank you Doc. Nasasanay tayo kasi na Salamat Doc, ano po. Pero ang pinagmulan naman po nito yung idea ng Salamat Doc. Pero ang programa po natin sa FBI, thank you, Doc. Si Alvin El Chico po ito. Kasama po natin, Miss Public Service herself, Ate B, Bernadette Zambrano Aguinaldo. Nagulat ka ba? Parang gumalon yung mata mo eh, no, sinabi ko, salamat, Doc. Eh, totoo naman. Agree naman ako sa'yo. Kaya po natin, para sa mga kaka-tune in pa lamang po, talaga pong kaya namin sinimulan ito ni Alvin dahil gusto namin ipagpatuloy po yung puso at advokasya po ng salamat, Doc. Kaya nais po natin pasalamatan din over and over again, syempre, ang mga eksperto, dahil kami po ni Alvin, hindi naman kami eksperto. Ang eksperto dito, yung mga doktor, di ba? Maganda pag-uusapan natin, partner, dahil tungkol ito, sa pambabae ito eh. No? Pampaganda. Parang din ba sa lalaki? Ayan, sige pa. Ano bang pag-uusapan natin? Ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay lahat tungkol sa balat. Okay? Importante po ito, pag-aalaga sa balat, yung mga nagiging sakit natin ngayong panahon ng COVID, alam mo, hindi accepted ang balat natin dyan. Yung mga lumulusong sa baha, o baka mamaya dahil yung panahon ngayon, medyo lumalamig na, nagda-dry skin na kayo, nakangati na kayo, kasama yan. Pero bukod pa dyan din, syempre kasama rin dyan ang pagpapaganda ng ating balat. Ngayong umaga, makakausap pa natin, baka kasama ang isang eksperto mula po sa PGH, Dr. Claire Habito, isa po siyang medical dermatologist. Tama ba? Tama. Tawag doon, medical dermatologist. Is there... Hi, Doc! Tama ba yun, Doc? Good morning! Magandang umaga! Good morning, Ate V. Good morning, Kuya Vin. Good morning sa lahat na nanonood ngayon. Ikaw pala tumawag sa akin ng Kuya Vin, Doc. Sure na lang. Hindi, okay lang, Doc. Kahit ano itawag mo, walang problema sa akin. Okay lang yan, partner. Okay lang yan. Eh, magkaedad lang naman ata kami ni Doc. Hindi naman nagkakalayo yung edad natin eh. 34 lang ako eh. Oh. Ibang sakit yung convince, Doc. Maling sa next episode pa yun. Sige po, kasi limitado po yung oras natin, Doc. Kaya umpisa na natin kaagad. Ano ho ba yung mga common skin ailments or skin diseases na lumalabas kapag ganitong pa-December na at may pandemya pa? Oo, sa ngayon, alam mo marami pa rin acne na konsulta. So, meron akong online consults, meron din akong face-to-face na clinic. And sa ngayon na panahon ng pandemya, yung mask acne, totoo rin talaga yun. Maraming sanhi. So, right now, di ba yung mga mask natin, lalo na sa mga health workers, mahihigpit. So, ito yung mga N95 na tinatawag. Ako, I've had mask acne kasi mahigpit masyado. So, meron akong garter. Kung saan yung garter ko, sunod-sunod yung pimple, dire-diretso. Dahil naka-occlude sa mga hair, sa mga pores dun sa face. Dumabara. Another, dahil naka-mask, so itong area na to, humid, mainit, yung growth ng bacteria. So as a acne, P. acnes or propionibacterium acnes yung tumutubo, mas mabilis silang mag-grow. So for tayo, dahil kailangan naman talaga naka-mask, no, I encourage everybody na mag-wash ng face lagi. Like morning and night, yun yung regular washing of face. Pero kung you feel na masyadong mainit yung matagal yung sinuot yung mask, and then wash your face again. And then ako, personally, I wear my N95 pag nandun ako sa hospital, pero pag lalabas na ako, kung nasa malls or ano, I wear a loose mask already, yung surgical. Para hindi masyadong mahigpit. Eh, nangyayari ka, si Ate B? Yung pigsa ba? Pasensya na po, excuse me po sa mga nagbe-breakfast, no? Yung pigsa, kasi magkamukha rin sila ng pimple eh, na may nanangala. Pare, magkamag-anak rin ba yun? Yung bang pigsa, nagkataon lang yung pwesto, or pwede ka rin magkapigsa sa mukha. Pasensya na ho. I mean, these are real problems that we have to address. Yes. Dapat ba pinipigarin ba yan para lumabas yung mata? Totoong pwedeng magkaroon ng pigsa sa mukha. At marami ako nakikita ngayon yung mga naka-face mask. At inuulit ang face mask
at hindi na nalabhan. Lalo na yun, no? Kasi yung bacteria, this area ng face natin, may bacteria, ang pangalan Staphylococcus aureus. Mas malaki ang tubo, mas madami ang tubo nito. At siya yung usually na nagkukos ng mga abscess, yan, yung mga nana. So nakakita na rin ako ng mga pasyente na akala mo nga pimple, pero kalakihan dito sa area na to. And pag in-interview mo, yun nga, mga mask-related. So, ang tip doon, one, yun, you change your mask lagi. Yung pinuputok na question, usually ang abscess kasi talaga, palalabasin mo yung nana. Oo, pero be careful kasi peklat ang kapalit pag pinutok mo in a different direction. So, I suggest get assistance of a doctor para matulungan kayo doon at bigyan din ng antibiotic kasi antibiotic pa lang liliit na yung mga abscess na pwedeng lumabas. So para sa ating mga kababayan, yung mga ordinaryong mamayan lang, are you advising na wag na muna yung surgical mask na para may kulay blue sa labas? Dapat ano ba, cloth ba? Mas okay ba sa skin ang cloth? Cotton? No. The surgical mask is fine. It's actually very magandang maganda pag filter ng bacteria at virus. Lalo na sa virus kasi ang cloth mas malaki. Yung course mas nakakadaan ng virus doon. But my advice is to really change as frequent as you every day. Change every day man lang to a new one. May mga magaganda ring mga masks na pwedeng labahan pero mataas ang filtration. Sabihin mas mas yung filtration ng virus mas mataas compared sa cloth. Hindi, pero dapat naman talaga, Doc, tinatapon yun, di ba disposable yun? Yung may blue sa labas. Yes, oo, yung blue dapat, disposable. Dapat araw-araw, bago yun, di ba? Pero bago if you yun. Talk of the tightness, kagaya ko, malaki yung ulo ko eh. Para masikip nga dito. Tapos pagkatapos ng araw, para kang may ano dito, Ate Bio, may, parang may ano, may marka. May marka dahil mahigpit. So masama din sa balat yun, Doc. Oh, yung kapag masyadong mahigpit, yung sinabi ko kanina, pimples can really occur, no? Kasi mahigpit. Pero sa tinatry kasi natin protektahan ang sarili natin, eh. So if you are in, sa kung magbabiyahe ka at alam mong maraming tao na makikihalubilo, then that, kailangan mong magsuot nga talaga ng ganon. That's very good for you. Pero kung nasa bahay ka na or alam mo yung pupuntahan mo na lugar ay medyo mas maluwag, you can opt for a cloth mask alternative instead. Yes. Para hindi naman sobrang higpit gaya nung kinukwento mo kanina.